Andrea Brillantes, Seth Fedelin at Kyle Echeri, binoykot nga ba ang debut ni Francine Diaz? Yan ang trending! Don't forget to hit like and subscribe button. Yan ang trending! Hello, what's up mga ka-trendy? Welcome to our new video ng Yan ang Trending! Usap-usapan ngayon ang naging birthday celebration ng sikat na kapamilya actress na si Francine Diaz. Makikita sa iba't ibang social media platform ang debut ng dalaga na ginanap noong January 27, 2022. Talaga namang pinag-uusapan ito, mula sa maliit na detalye hanggang sa mga bonggang gowns na isinuot nito na talaga namang hinangaan ng napakarami niyang fans. En grande nga ang naging pagdiriwang ng kaarawan ni Francine na dinaluhan ng kanyang mga mahal sa buhay at ilang malalapit na kaibigan. Kamakailan lang, inilabas ng Star Magic ang official video ng nasabing selebrasyon. At doon ay napansin ng mga netizens na tila hindi di umano imbitado sina Andrea Brillantes, Seth Fedelin at Kyle Echeri, samantalang silang apat ay itinuturing na Gold Squad. Agad tuloy na buo ang usapin na siguro ay hindi pa din nagkakaayos ang mga ito. Natandaan na kamakailan lang ay naging talk of the town ang issue ni na Francine, Andrea at nasali na din si Kyle. Isa ito sa napaka-importanting araw sa buhay ng dalaga. Kaya naman marami ang nagtatanong kung bakit hindi buo ang Gold Squad at absent sina Andrea, Seth at Kyle na pare-parehong nakasama ni Francine sa sikat na programang Kadenang Ginto. Maugong ang usap-usapan na hindi imbitado ang tatlong nabanggit sa naturang selebrasyon. Walang kumpirmasyon sa tatlong nabanggit kung ano ba ang naging dahilan kung bakit tila binoykot nila ang birthday ni Francine. Ngayong araw ng February 28, nagbigay ng pahayag ang sikat na kolumnista sa kanyang YouTube channel kasama si Mama Loy. Ito niya nilinaw ang tanong ng bayan kung bakit hindi in-invite ni Francine Diaz ang tatlong kasama na sina Andrea, Seth at Kyle sa kanyang birthday celebration. Ayon pa kay Ogie Diaz, naimbitahan naman di umano ang tatlo. Ngunit nagkataon na ang tatlong nabanggit ay nasa Baguio na mga oras na yun at nagsushoot ng kanilang bagong pelikulang Lyric and Beat. Tinatanong nga ng marami kung coincident lang ba yun o sinadyang hindi makakarating sa pagtitipon. Ngunit pati si Ogie Diaz hindi niya masagot ang tanong na yon. Kaya naman, hinayaan na lang ni Ogie na ang mga taong mismong sangkot sa isyo ang sumagot. Dagdag pa ni Mama Loy, kung bakit magkakasama ang tatlo ngunit hindi kasama si Francine sa proyektong kanilang ginagawa. Ngunit mabilis naman itong sinagot ni Ogie Diaz na ang dahilan di umano ay dahil nagkasabay ang proyekto ni Francine na Bola Bola. Conflict ito sa schedule ng dalaga, ngunit naging palaisipan pa din kung bakit ang katambal ni Francine na si Kyle Echeri ay hindi kasama sa proyekto ni Francine at nakasama ito sa pelikula ni na Andrea at Seth. At ang naging kasagutan nga ni Ogie Diaz ay dahil kakalabas lang di umano ng PBB ni Kyle at walang proyekto kaya isinama ito sa proyekto ng dalawa. Gagampanan di umano ni Kyle ang papel bilang si Lyric habang si Seth Fedelin ay gagampanan niya ang papel bilang si Beat. Huli nga, natanong ni Mama Loy kung talaga bang nagkaayos na si Francine at si Andrea. Matatandaan na naging maugong ang balita ng di pagkakaayos ng dalawang sikat na aktres dahil sa issue ng love team. Halatang naging maingat si Ogie Diaz sa pagsagot sa tanong dahil sa katakot-takot na pambabash sa kanya ng mga netizens.
dahil sa mga impormasyong kanyang naibabahagi sa publiko at kalimitan siya ay nako-quote sa iba't ibang pahayagan. Ayon pa kay Ogie Diaz, meron siyang source di umano na nagtatanggol sa friendship ng dalawa. At meron din siyang source na nagsasabi na talaga raw totoong nagpaplastikan lang ang dalawang magkaibigan. Sa huli, sinabi ng sikat na kolumnista na ganyan naman talaga daw ang mga kabataan. Lalo pa't may kanya-kanya silang love team at dagdag pa niya, very protective daw si Andrea Brillantes pagdating sa kanilang love team ni Seth. Ulit pa ni Mama Loy, pag may ganyang okasyon daw, malabo naman talagang maipagsama-sama ang mga taong gusto mong makasama. Dahil sa sitwasyon ngayon, nalimitado lang ang naiimbitahan sa pagtitipon. At kaagad naman itong sinang-ayunan ni Ogie Diaz. Kung inyo pong nagustuhan ang videong ito, maaari po kayong mag-iwan ng komento. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga showbiz news tulad nito. Yan ang trending! Don't forget to hit like and subscribe button. Yan ang trending!